Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Take only what resonates. Hindi po ito magre-resonate sa lahat. So, kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate para sa'yo. So, kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa ating channel, pahit na lang ng subscribe button, notification bell. Ma-appreciate ko po lahat ng likes, comments, and shares. If you want, pwede ka magpa-personal reading kay Jean Tarot Reader. Siya yung pwede magbigay ng personal reading sa'yo. And yet, again, this is for Water Sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Sana mag-iwan ka ng comments sa baba, no? Sobrang na-appreciate ko po yun. Yung heart niyo, yung mga heart. Yan, yung mga ganyang comment ninyo. Smileys, kahit po anong positive comments, sobrang ma-appreciate ko po. Start na natin ang reading, Water Sign. Kukunin ko muna yung mga cards na kakailanganin ko for your reading. Situation mo ngayon, Water Sign. By the way, kung hindi mo alam, meron tayong special channel for Water Sign Philippines. You Dover the Star. Challenges and issues. Ano yung mga challenges and issues? You Dover the Queen of Pentacles. Clarify ko lang, what's with the Queen of Pentacles? You Dover the Knight of Pentacles. Ano yung focus mo dapat? O ano dapat mong pag-focusan? The Empress? What is your past? Water sign, your past. You do have the Page of Wands, the Ace of Swords, and the Seven of Cups. Ano yung strength for you? Strength ni water sign, the Ten of Pentacles. Near future for you. Meron ka dito ng Two of Swords and the Three of Cups. Suggestion para sa'yo. Suggest, ano masasuggest sa'yo? King of Wands and Nine of Wands. Ano yung dapat mong malaman? You do over the Moon. Hopes and Fears. Hopes is the Eight of Swords. Let me clarify this. What's with the Eight of Swords? The Four of Wands. And ano yung fear mo? Yung kinakatakot mo? The Lovers. I also would like to clarify this. What's with the Lovers? The Sun? Overall outcome. Your overall outcome is the Fool and the Six of Cups. Okay. Bottom of the deck, meron ka ditong Five of Cups. I feel like for some of you, nagkakaroon ka ng kalungkutan ngayon kasi pwedeng may mga matagal na nangyayari sa buhay mo ngayon or napakabagal ng progress, no? And yung iba sa inyo, may, might be you're still moving on from something. And yan. Situation mo ngayon, you do have the Star. Okay, meron ka mga binubuong pangarap. Nakikita natin na mataas yung gusto mong marating sa buhay. Marami kang gustong makuha, ma-achieve sa buhay mo. And nakikita natin na talagang napakaganda nitong gusto mong mangyari sa buhay mo, no? Punong-puno ka ng inspirasyon. And yeah, this is your current situation. You're focusing on your future. You're focusing on your goals, on your dreams. Ngayon, ano yung challenges and issues for you? You do have here the Queen of Pentacles and the Knight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energy. I feel like yung challenges sa'yo is pwedeng, nakikita naman natin you're already stable. Okay ka naman. Kaya lang parang nakukulangan ka pa. So, yung challenge sa'yo is paano dadagdagan yon, paano mas magiging more pa yon, paano mas maging pagtitibayin pa yon na para mas ma-achieve mo itong pangarap mo dito. And ano yung dapat mong pag-focusan? You do have the Empress. You should focus on yourself, your health, your this is you, no? Babae man or lalaki, your beauty, yung sarili mo, alagaan mo, ipakita mo sa lahat na nagiging okay ka physically. Ayan, maybe some of you need to go to the gym and then eat more veggies. Ayan, kailangan mong mag-focus sa iyong sarili, no? Para alam mo, pag once kasi na ibinago mo yung
sistema mo na hindi maganda, napapalitan ka ng positivity eh. Alam mo yun. And maganda ito, drink more water for some of you. At saka para mawala yung stress mo dyan. Your past, you do have here the Page of Wands, the Ace of Swords, and the Seven of Cups. Actually, nakakita ko dito ng emails or messages na pwedeng bago siya. Maybe may kinalaman nito sa money, may kinalaman sa career, na pwedeng dumating na bago sa buhay mo na, although may, akala mo mahirap, no? Pero nakikita natin na kinaya mo naman yung kung ano man ito. This could be a new work or new career sa'yo. Tapos nakakita ko dito ng mga achievements mo dito in the past and also at the same time. Kaya nabubuo yung mga pangarap mo or plano mo dahil nagiging maganda na kung ano man itong nagsimula sa buhay mo. And then, your strength, you do have your the Ten of Pentacles. This is money. This is you na pwedeng marami kang doon sa accomplishment mo na yun, marami kang achieve. I can say success, by the way. Yung iba sa inyo, maganda yung flow ng money mo. So, that is your strength. And your friends, no? Nakikita natin, they are loyal to you. Yung loyalty nila, hindi lang dahil sa pera, no, but rather that maaaring bago mo pa ma-achieve ito, itong money and career na ito na maganda, no, nandiyan naman na sila lagi para sa'yo. So, yun yung mga strength mo. Now, ano yung near future mo? You do have here the two of swords and the three of cups. Maybe there's a decision na kailangan gawin regarding pakikipag-reconcile with someone or something. Pwedeng yung ito, pwedeng lugar ito na magde-decision ka regarding dito na pwedeng babalikan mo. And yeah. For your suggestion, I mean, ano yung maisasuggest sa'yo, advice para sa'yo, is the King of Wands and the Nine of Wands, Aries, Leo, Sagittarius energy. Kung ano man yung mga challenges na dumadating sa'yo, kaya mo to eh. You are actually born a fighter. Lahat ng mga nangyayari in the past sa'yo, na kaya mo yon, makakaya mo kung ano man yung mga challenges na dadating pa sa'yo. And nakikita natin na although may times na feeling mo may mga kulang sa'yo, hindi ko nakikitang may kulang sa'yo. Actually, mataas ang tingin sa'yo ng tao. So, yeah. Maging matapang ka lang, maging palaban ka lang. Yung iba sa inyo, kung kinakailangan mo tumulong at may maitutulong ka naman, tumulong ka. You dover the moon, Pisces energy, this is what you need to know. Focus on your dreams. Pwedeng part of you, yung mga suggestion or yung spirit guides mo are connecting with your dreams and pwedeng sinasabi nila kung anong dapat mong gawin. Also, your angel guides, yan. Be mindful of the angel numbers na nagpapakita sa'yo. Maybe they have messages na gustong sabihin sa'yo yung mga angel guides mo. So, be mindful dito sa mga angel numbers na to. 111, 1111, 333, mga ganun, 666. So, that is the angel numbers. Marami pang iba, no? Marami pang angel numbers. So, maganda kung isa-search mo yon sa Google. Tapos, kung ano yung pinaka magre-resonate sa'yo, that is the advice for you ng iyong angel guides. Iyon ay kung paano mo ma-achieve itong pangarap mo na ito. And then, your hopes is your hopes is the Eight of Swords and the Four of Wands. I feel like ayaw mong mawala itong stability na ito sa'yo. Like, yung hope mo is magstay ka lang dito sa kung ano man ito. And then, your hopes is, bukod pa doon, gusto mo mas madagdagan pa ito. And your hopes with the Eight of Swords is that I don't know, yung iba pwedeng gusto mong mapigilan yung sarili mo from something. Hindi ko alam, that is not for everyone. Pero yung iba sa inyo pwedeng pagtitimpi sa sarili, sana mapagtimpian mo pa yung sarili mo regarding this Four of Wands. Maybe may kinalaman sa home, sa house. Ayan. And then your fear is the Sun and the Lovers, Gemini energy. Actually, ito, napakagandang major arcanas nito. I don't know why this is your fear.
And gusto ko pang kumuha ng magka-clarify dito sa dalawang to before I read it, no? What's with the lovers and the sun? So, yung fear mo, we do have the karma and the knight of wands. Okay, yung iba sa inyo, maybe, eto para to sa mga magkakarelasyon or may kakonect, no? Maybe you're happy and yung takot mo dun is with the karma. Pwedeng, I don't know if you are a member of LGBTQIA+, no, high chance that you are. Kasi nakikita natin na pwedeng masaya ka sa relationship or kung magkakaroon ka ng relationship and magiging masaya ito, you feel like, paano kung karmahin kayo because maybe you feel like mali ito, hindi pabor ang iba dito. So, parang ganun. Anyway, hindi yun para sa lahat. Yung iba sa inyo also, yung iba naman pwedeng ang fear mo is pwedeng may someone na parang feeling mo masaya na siya sa iba and pwede may pagkakalayo sa inyo na itong person na ito. And then, think only what resonates, guys. The overall outcome for you is the Six of Cups and the Fool. Kailangan mo mag-take ng risk sa something and nakikita natin na kailangan mong makipag-partnership. Pag may nabubuong partnership, kailangan maiibigay mo rin yung part mo dito. And then, kasi nakikita natin may umaalis or lumalayo sa'yo because hindi ka nakikipag-coordinate or communicate or connect sa kanila. Napapalayo yung loob nila sa'yo. And be careful about this kasi sila yung mga totoong taong tutulong sa'yo. Kaya lang parang nakikita nila hindi ka naman nakikipagtulungan sa kanila. So be careful, no? Parang wala yung love and pakialam mo sa kanila. So, thank you for watching. Sana nakarelate kayo, nakaresonate kayo. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot, Madam P TV, Virgo Philippines, Tap It Hapon TV, Water Sign Philippines, Madam P Vlogs, Libra Philippines. I love you all, guys. Thank you for watching and bye-bye.